kayo. Okay, since nandyan na rin kayo, okay, magbibigay ako ng payo. Ano ba yung sabi nila na experience is the best teacher, di ba? So ngayon, I had the experience, gusto ko lang i-share sa inyo, if you are 18 to 39 years old na Filipino na nasa Amerika, or kung pupunta ka pa lang sa Amerika, okay, so itong video na to ay para sa iyo. Let's go! Tara na! Wow! So yun na nga mga katong, kung ikaw yung Filipino na nasa Amerika, galing Pilipinas, wala ka naman sa college, you're working a random job, or you know, you got a regular job, if I was you, subukan mo ang military. Okay, kung qualified ka, hindi mo naman kailangan ng degree eh. High school graduate lang. So kukwento ko sa yung journey ko sa military. Okay, dumating ako sa US ng 18 ako. Then tambay muna, trabaho, then tra-trabaho lang. It's really hard, mahirap. Napaka-competitive dito sa US. Kala ko higal na ako sa Rosas. Kala ko uulan ng pera, uulan ng mansanas. But it's not what you think it is. Iba. So very competitive. So ngayon, nagtatrabaho ako, random jobs, you know, like, I'm not making that much money. I'm not saying pwede nag-military ka, you're gonna make a lot of money. But what I was saying, ang sinasabi ko lang, you're gonna appreciate life more. And at the end, it's gonna pay it up. It's gonna pay it up. So yun na nga. So nung 21 na ako, nag-decide na ako na mag-join ng US Navy. So challenge yung ASVAB exam. Nasa Pilipinas nga pala ako, nag-engineering ako. Bali, major na ako ng electrical engineering. Third year na ako, first sem. Then dumating na yung papel namin, sabi ng nanay ko mag-drop out na ako sa school dahil alis na kami. So nag-take ako ng ASVAB exam. I'm not doing well sa English. Mahina ako sa English. Ayoko yung mga essay, yung mga, ano ba yun, paragraph comprehension, reading comprehension, synonyms. Ayoko nyan. I hate night ko talaga ang English. I didn't like that. Pero yung score ko, nahatak ng math. Kasi nga, engineering ako, so we take analytical geometry, calculus, algebra, integral calculus, differential equations, so mga higher math, kaya na-expose ako sa math. So bali, yung score ko, nahatak ng math. Kahit mahina ako sa English, then sa math naman, nahatak, so nag-balance out, kaya napasa ko yung ASVAB exam. So it's not easy yung ASVAB exam, you have to be studying. So, kung pupunta ka pa lang sa US na sa Pilipinas ka, alam mo, repetition ka, you had to do good at school. Okay? Walang black ball. You had, yun lang sinasabi ko, you had to do good. So, yun nga, in-encourage ko yung mga Pinoy na nasa Amerika, if you are 18 to 39 years old, mag-join ka ng anumang branch. Well, I cannot speak for other branches kasi hindi ako nag-army, hindi ako nag-marine, hindi ako nag-air force. I can only speak for Navy. So Navy, okay. Okay ang Navy. Ang advice ko lang, just do the minimum year, 4 years. Huwag kang mag-sign up ng 6, baka hindi mo magustuhan. Most of the time, kasi yung iba hindi nagugustuhan. So may chance kang lumabas. Pero ngayon, kalimitan ng ginagawa ngayon ng mga kabataan, they're really smart. They trade their time. Okay, they do all the sacrifices. 4 years lang sinasign nila. Then after 4 years, lumalabas na sila. And then, pwede mo nang gamitin yung GI Bill mo. So, meron kang 36 months. Babayaran ka pa ng gobyerno. They'll pay you to go to school. Gano'ng kalupit yun? Saan ka makakita nyo na sa mundo na they pay you to go to school? Wala ka nang alalahanin. All you have to do is go to school. Get a good grades. Yung average lang. Tapos, meron ka rin housing. Pwede kang mag-loan. Napakaraming advantages. So, kung pagdating mo sa Amerika, you know, makikita mo kasi kung ang galawan dito eh. Lalo na ngayon, right now. 2019, 2020, very competitive. Okay, they want a degree. You know, they always want something on you sa belt mo, associate's or bachelor's degree. So, hindi na ganun kadali ang buhay dito. Kung gusto mo, laborer, kung gusto mo ng ganun, it's up to you. So, ano ba ang qualifications sa military? High school graduate ka lang, green card holder ka lang. You don't have to be, you know, US citizen. You have to pass the ASVAB exam. Which is, kaya nga sinasabi ko sa mga kabataan ngayon, you have to study hard. Kung nasa, may petition ka putang Amerika, yung mga nasa Amerika, try to take some classes sa community college.
Okay, ako lang naman, nagkabahay lang naman ako. I do really care sa mga kababayan natin, mga Pilipino. Pag may mga nakikilala ko mga Pinoy na they're up there, I'm really proud of them, nakaka-inspire, diba? Kasi they really work hard to get there. Kasi hindi naman dito iaabot lang sa yung diploma or, you know, iaabot sa yung brand new car. You have to work for it. You have to work hard. Ako, mukha lang akong tamad. I earn my deuces. I work hard. Okay, sa mga nakakilala sa akin, they know me. Join the military kung wala ka sa college, chasing a degree, you're not trying to earn a degree. You're doing, you know, pick up jobs, random jobs that is not paying well. So the best option mo, mag-join ka sa military. You're gonna learn a lot sa sarili mo, ma-appreciate mo ang buhay, magiging proud ng mga magulang mo, mga tropa mo, okay? But you have to work hard para makapasok sa military, okay? So you have to be fit, okay? Then, siyempre, yung knowledge mo kailangan on point. Kailangan, kasi may exam pa yan. So, yun lang ang payo ko sa mga papunta sa Amerika tsaka sa mga nasa Amerika na. So, do 4 years lang. Then get out. And then you wanna be a nurse. You wanna be an engineer. Whatever the hell you wanna be. Possibly yan. Basta may goals ka, meron kang dreams. Maabot mo yan. Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Isulat mo sa papel. Sulat mo sa kamay mo. Ipatatoo mo yung ano yung dream mo. Dream big, mga katong. Ipatatoo mo sa noo mo, sa puwet mo, kahit saan.